Hey guys, good afternoon and welcome back again to my YouTube channel. So for today's vlog, so update ulit tayo patungkol kong email and I'll bring ninyo yung hapon na to. But before that, I want to thank all of you for all those na nakakatili po sa mga daily updates patungkol po sa kanilang dalawa. Ito na, simulan na po natin guys. So ngayon, ito po yung isa sa mga ginawa po ni Alvin Richards noong nakaraan. Kaya pala siya nasa Batangas dahil po dito po sa isa sa mga eksena po niya mismo sa Summer Chill. So ito guys, inilabas na po ng kanyang Sparkle yung isa sa mga video ni Alden Richards. At ito po yung ilang makakuha po ni Alden Richards doon sa Batangas na kung saan kinunan po ito mismo at sinama sa video ng Summer Chill. Ano, mapapanood nyo po ng buo po yung video po na yan sa GMA Sparkle Artist YouTube channel. At the same time guys, alam ko hindi naman ito papanoorin po ng Chubla ni Lillian at Automation, kaya makikita nyo na lang dyan yung pictures ni Alden Richards na isa sa makakuha po mismo doon sa video po niya. So ilan po sa parang 4 seconds o 5 seconds lang yung exposure po ni Alden Richards dito. Pero at the same time, grabe guys, ramdam na ramdam po mismo yung summer. Dito po sa Summer Chill po na video art ng mga artist po ng Sparkle. Kasama na rin po dito si Alden Richards. At isa pa ngayon, yung taping po ni Alden Richards, yun po yung pinaka-last. At makikita natin by next week, lilipad naman po sila pa Singapore para po sa mga another clips na iduduktong mismo doon sa video ng movie po nila. And at the same time, mas marami daw pong exposure doon sa Singapore kaysa po dito sa Philippines dahil doon po sila unang magkikita at pareho po silang mayaman mismo dito po sa movie po na to. Kaya masasabi natin, naangat talaga at aangat talaga yung kapugian na itong si Alden Richards dito po sa mga eksena po mismo sa movie po na 5 Breakups in Romance, di ba? And then, at the same time guys, hindi rin naman ito susuportahan ng Alden Richards, kaya sinasabi ko lang po para po nalalaman po ninyo yung bawat galaw po ni Alden Richards kung ano pa po yung gagawin po niya sa mga susunod na araw. And then, at the same time guys, hindi natin masasabi kung kailan siya makakabalik po sa EB, pero definitely sinabi na po at pinakita ko na po sa inyo yung ilan po sa mga ibig sabihin ni Anjo Eliana. At malamang sa malamang, kapag dito talaga na ayos yung kusot between the TVG at sa may-ari po mismo ng Ipulaga at sa TIFF, eh masasabi po natin maghihiwalay po yan. So definitely kung saan man pumunta at mapunta si Alden and Main, sana supportahan nyo po at sana kung di man sila sumama o sumama man sila, sana andyan pa rin po kayo para sa kanilang dalawa. Kasi talagang one for all for one po yung talagang turingan po mismo ng mga Dabber Cats. At kahit sabihin ng mga fans na hindi dapat sumama po si Main and Alden doon po sa TVJ, pero at the same time, sasama at sasama po yun dahil sa loyalty at sa utang na loob din po mismo para po sa talagang nagpasikat po sa kanilang dalawa. So, ano naman po yung lumabas in the second? O kung ano naman po yung lumabas sa huli, eh masasabi po natin, yun po talaga yung susuportahan. At sana matanggap po ng lahat kung ano man po yung ipapakita pa nila sa social media, di ba? Abangan na lang po natin yung another na parang kaduktong mismo na itong kwento or di naman kaya kabanata mismo ng pinagdadaan ng pagsubok po ng Ipulaga. And then the same time guys, si Main Mendoza naman po. So, sa mga dance na mga nagsasabi sa kanya na wala na siyang endorsement, so pinakita niya po lahat po mismo yon sa kanyang IG story kahapon na inilabas niya po lahat po ng mga nananatiling endorsement sa kanya at hindi siya iniiwan. So nananatili po mismo sa kanya po ang Lazada, ang Smart, and then the same time guys, ang Sonrox, and also guys, marami pang iba. Sobrang madami pa pong endorsements na nananatili kay Main Mendoza at hindi po siya iniiwan at tinatanggal at inaalis bilang brand ambassador at bilang endorser na itong mga product at company po na to. Kaya masasabi po natin sa lahat po na naninira po kay Main and Alden, huyo kayo ngayon dahil nananatili po silang may mga endorsement. And then the same time, kung wala mong bagong endorsement si Main Mendoza, dahil na rin po yun sa effect ng mga ayaw po ng suportahan ng mga solo projects. And then the same time guys, epic po mismo dong mga taong galit po sa kanya at sa paninira din po sa kanya, di ba? And then the same time guys, magbabasa po tayo ng mga komento po ng Chubla.edn at Alden Nation ngayon sa ating YouTube channel. So simulan na po natin guys.
Sabi ni Sabrina Bacolor, kasi dapat hindi na sila umalis sa studio ng GMA na paggawa pa sila ng APT studio. Karma na nila yon ng Itbulaga. Basta ako, Alden and Main lang. Yung pelikula ni Alden, supportahan natin lahat para sumikat silang dalawa. Napakabait na tao. Salamat AR sa update mo sa kanilang dalawa. God bless you all. So, Ma'am Sabrina Bacolor, hindi po studio ng GMA, kundi Broadway Centrum. Mas talagang swerte po sila at nandun po yung luck po nila sa Broadway Centrum. Doon nagsimula lahat ng magagandang memories at doon talaga sobrang nagtagal mismo sa Broadway Centrum mula 1990s hanggang so on. So sobrang doon po natin nakita yung talagang success po ng Itbulaga. Siguro naman napapansin nyo po yun, so all of this. So sobrang dami ng tao po sa labas at loob po ng studio ng Broadway Centrum. At madalas po talaga kami doon. So every week dati, lagi po kami nasa Broadway Centrum na nandun pa yung APT, yung studio ni po nila. Pero nung lumipat po sila sa APT at naghangad po ng mas malaking studio, doon na po sila naganda leche-leche. So kumbaga parang nabuwasin yung mga nanonood po sa kanila kasi malayo na rin at hindi na rin kayang puntahan po ng ibang outside Manila dahil nasa Rizal na nga po yung isa sa mga studio po nila na APT. And also guys, hindi na rin po kayang puntahan ng ibang tao at also kumbaga galit na rin po yung ibang ADN dahil po sa nangyari po mismo sa Aldab. And then the same time guys, kung dati talaga napupuno po yan ng mga fans, ng fans ng EB, fans ng mga original hosts, fans ng Aldab Nation, alam nyo guys, nandyan talaga yung feelings na happy, chill, and also guys, walang problema po ang EB. At makikita natin doon na talagang support sila to each other. Pero ngayon, nung nawala po yung mga original hosts, and then the same time guys, ang natira na lang po, ilan-ilan na lang po sila. At also guys, yung bandang after pandemic, so nung pandemic at after pandemic, doon na po sila nagkandaleche-leche. And then the same time, hindi na mawari kung tataas o bababa po mismo yung kanilang ratings and also yung kita, ganun. Marami mga pagsubok na dumarating po mismo sa EV ngayon, pero makakayanan nila yan for sure. At sana nga maayos pa para hindi na lumipat mismo kasi nakakapanghinayang 43rd, 44 years na talagang mismo EV na nasa tip. And also guys, ang mga hosts, nakakamiss din po talaga na manood po ng EV, lalo na po mismo pag magkakasama po yung mga original hosts. Kasama na rin po si Milen Alden. Sana nga po ibalik po yung mga original hosts at sana bumalik po sa dati ang EB. Yun lang po yung inihiling po ng mga fans na bumalik po ang lahat po sa dati. Diba? And then the same time guys. Sabi naman po ni Estrella Jansson, AR napakasipag talaga ni Mama Ten, kaya mahal na mahal ni Alden Richards yan. Bibihira ang mga taong katulad ni Mama Ten. Maraming salamat sa pagbabasa ng aking reaction. Basta ako, support sa kanilang dalawa. So tama po kayo. Bukod sa mabait si Mama Ten, hindi mo nakikitaan ng kung kagaya po ng ibang ganyan na talagang masasabi po natin, talagang inaalagaan niya si Alden Richards na parang isang anak niya na rin po. And also guys, lagi niya po kasama po yun saan man magpunta si Alden Richards dahil isa nga po siya sa mga nag-aalaga po dito. At tinuring na rin pong ina po ni Alden Richards ito since nawala si Mama Rio. Eh masasabi po natin, yun po talaga yung nag-alaga po kay Alden Richards since nag-aartista po siya. At si Alden Richards din po yung isa sa mga tumulong din kay Mama Ten para po magkaroon ng business. At masasabi po natin lahat ng success din po ni Mama Ten ay dahil din po kay Alden Richards. Kaya hindi sila nag-iiwanan, pareho po silang umaangat sa buhay. Kaya masasabi po natin kapag umaasin sa si Alden Richards at may blessings din po na dumarating po kay Mama Ten. At hinding-hindi po sila mangiiwan sa isa't isa at tinuring na po nila ang isa't isa bilang isang pamilya. And then the same time kayo. Sabi po ni Gloria Burst, oo nga naman, thank you ERs update, basta ako solid Aldab lang, pero support ko solo project nila. So katulad ni Ma'am Burst, Ma'am Gloria, sana ganito po lahat ang mag-isip po lahat po ng mga fans. Kahit na although support sila sa kanilang mga solo projects, at least kahit papano nananatili po silang nakasuporta po kay Main and Alden. Mapasolo man o together project, nandyan pa rin po sila para handang magmahal at talagang suportahan po sa karir po ng bawat isa itong kay Main and Alden at yung mga fans. Nakatulad po ni Gloria Burst. And then the same time guys, sabi po ni Ma'am Bea Aguinaldo, grabe gwapo ni Alden dito, times 10 since nag third year anniversary sila. Grabe sila, hindi nakakasawang panoorin hanggang ngayon. Kinikilig pa rin ako sa lahat ng episode ng Kaliseria. The best talaga ang Kaliseria sa TV shows, diba? Love you so much Aldab, and I love you so much Kalji Angels.
Nang silip din po ako sa EB, walang nga doon silang dalawa. Nakamiss lang po sila sobra. Ibes talaga ang Kalye Series sa TV shows, diba? Love you so much, Aldap, and I love you so much, Kalye Series Angels. So, definitely, kapag nalulungkot po ang mga EDN, pinapanood po nila yung Kalye Series. Simula from the start hanggang sa Kalye Series The Wedding, tinatapos po nila yan kapag wala pong exposure si Mina na Alden sa EB, o din naman kaya hindi nila nakikita si Mina na Alden. At yan po yung pampachills po nila para po sa pag-support at pagmamahal po nila, para tumatag po sila at para talagang manindigan po sila sa pinaglalaban po nila para po kay Mina na Alden. And then the same time, guys, sabi po ni Daisy Isayad, hi nanay, talaga ni Alden si Mama Ten, naging lalaki nga lang. Pero definitely, lalaki man o babae o kahit anong kasarian, kung ituturing mo ang isang tao na isang pamilya, at talagang kung ang turingan po ninyo ay talagang parang anak na at ina, yung masasabi natin kahit ano pang gender niyan, sana is talagang huwag po natin i-judge. Pero at the same time, ganun pa man, still inaalagaan po ni Mama Tin si Alden Richards bilang isang anak niya na rin. At nakakatuwa, guys, na talagang nagkakasundo po sila sa ganitong forte. At at the same time, napakatsaga po ni Mama Tin sa mga movie shoots ni Alden Richards na nag-iintay po siya kahit mapuyat. Kahit na mapuyat siya, talagang nakasuporta pa rin siya kay Alden Richards hanggang ngayon. Kaya masasabi po natin, I believe in you, Mama Ten. At sana tumatag ka pa sa buhay at sana alagaan pa rin po si Alden Richards. So thank you guys for the panonood, and see you for my next video. Bye bye guys.